Ladies, this message is for you. Since kayo pong special guest namin, special na babae sa aming buhay, whether your wife or a mother, mahal namin kayo. At kayo naman mga boys, you tell that to your wife. Genesis chapter 2 verse 18. Huwag mangyaring sabihin niyo sa inyong asawa, I love you, at himatayin siya o magpapiesta. Dahil yun yung sinabi 20 years ago. Sino po sa sasabihin ko, I love you? Yung babaeng yun, yung asawa mo, you tell her, I love you. Amen? So that she would be able to be the completer as she used to be. So Genesis chapter 2, samahan niyo po ang basahin ng talata, verse 18, begin. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti ang lalaki ay mag-isa, siya ilalalang ko na isang katulong niya. Next. At nilalang ng Panginoon Diyos sa lupa ang lahat ng mga hayop sa parang, lahat ng ibon sa impapuhid, at pinagdadala sa lalaki upang malaman kung ano itatawag niya. Next. Okay, hanggang verse 23. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng dikawas ang himbing ang lalaki at siya natulog. At kinuha ang isa sa kanyang mga tagyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at din ito'y dinala sa lalaki. 23. At sinabi ng lalaki, ito may buto na aking buto, laman na aking laman. Siya tatawagin yung babae sapagat sa lalaki siya kinuha. Pagpalain ng Panginoong Diyos sa kanyang salita, magsiyo po tayo. Happy Mother's Day! Amen? We're happy to have you mothers. Pagpalain ng Panginoong Diyos sa kanyang salita sa pangalan ni Kristo na ating Panginoong Diyos at tagapagligtas. But let me say this up front. Siguro hindi nyo ako magiging kabate pagkatapos nito. And the boys will be my friend pagkatapos nito. This is not going to be a feel-good message para sa babae. Pero kung susundin lamang natin ito, this will make your husband feel good and the whole family will live harmoniously. Hindi lang kayo ilaw ng tahanan, ladies. I mean, mothers or wife. You are the key sa maayos na katahimikan sa bahay. Pag ang ina o asawa ang bungangera sa bahay, maniwala kayo sa akin, walang katahimikan ng buhay. Happy wife, happy life. Kayo naman na lang, huwag niyong kinukonsumi yung asawa ninyo. May kausap po ba ako? Sana bati tayo pagkatapos nito, okay? Nothing is happy until it fulfills its purpose for existence. You will never be happy. I mean, hindi ka magiging masaya hanggat hindi mo na tutupad, nalalaman at natutupad ang layon ng Diyos sa iyong buhay. So you want to be happy? Seek to know God's purpose sa iyong buhay. Bakit ka naging tao? Ano layon mo ngayon bilang nanay? Ano layunin mo ngayon bilang isang asawa? O tayo sa mga boys, ano layunin mo bilang tatay, bilang kuya, bilang member ng family? But this time, kayo mga nanay or mothers, what is your purpose in life? If you know that purpose, seek to do it and you will be happy. Ang Diyos nilakha lahat ng bagay with a purpose. He makes nothing by accident. Wala siyang ginawang, oh, naku, namali ato. Wala. He makes everything with a purpose. Nothing is happy again until it finds and fulfills the purpose for which God has made it or her or him. Nadirig natin madalas sa mga rally, kaguluhan, sabi ng mga kababayan, I have my rights, karapatan ko, ingatan ang katawan ko, gusto kong ingatan ang katawan ko, so yung bata sa tiyanan, kung gusto ko ipilaglag, paralaglag ko, this is my body. Yes, that's your body, but the baby is not your body. Amen? So you have no right na patayin ang bata sa tiyan.
Yan hindi yan bahagi na iyong, katawan. Inilagay lang ng Diyos dyan, bunga ng iyong pagkakasala. But that baby is not your body. That's another body. So hindi dapat pinapatay. Amen? Kaya kayo mga babae na napapabola sa mga matatabi na dila, mga lalaki matatabi sa dila, then dadaligin siya sa sulok, gagasain, bababuyin, lalapastanganin. Ngayon mga babae, pumapayag naman. Mag-tease kayo pagka kayo nagbunga, huwag niyo papapatayan. Nagkakasala ka sa Diyos. At sinasabi natin, he had no right to kill anybody. What you should try to seek is, Lord, I know, I want my purpose, and you have only one right in life, and that is to know God's purpose. Ano layunin ng Diyos sa iyong buhay? Then when you do that, sit securely and do it. Gawin nyo bilang nanay. Tanong ko kagad sa inyo, masaya po ba ang inyong pamilya sa kasalukuyan? Kayo na sumagot. I mean, is your husband happy living with you? Of course, I feel sorry sa mga single parent. But God is your father. Alam ng Diyos po yan. But since Mother's Day, and I'd like to focus on you being the wife to your husband. Kung paano nilikha ng Diyos ang ibon, lumipat, ang fish to swim, you are made to be a helpmeet. Katuwang, katulong, hindi alipin, katuwang ni usawa. You are the woman to complete your husband. Kaya kahit ano itsura mo, lalaki ka, kahit ano naabot mo, kahit you've been the dead of the family, kahit ikaw na lahat na may kakayahan sa inyong bahay, you are incomplete. Because the woman will complete you. Amen? Ang babae ang pupuno sa iyo. Ang babae ang magiging kapunuan mo. You will never be happy, husband, if your wife is not happy with you. So hindi lang dapat ang husband should feel happy with the wife, dapat tayo rin mga husband, make your wife happy. Hindi naman mahilig sa mga gabo at kapritso yan. Hindi naman lahat ng babae ganon. Make them happy. Put them in a good self-esteem. Hindi yung utosan niya pag may nagiinuman sa bahay. Ang palayasin niyo, mga barkada niyo na walang kwenta kundi mag-inom, magslayasan kayo dyan. Pati asawa ko, aalilaan yung taga-timpla rito na kung ano ng mga bagay. Dapat ganun pahalagahan ng babae, ang asawa. Ilagay sa damang kalagayan, huwag alipinin. So if the birds were created to fly and the fish to swim, you ladies, the wife and the mother, and the wife lalo na, so you is created to make your husband happy, to complete. Amen? Merong layo ng Diyos, bawat isa sa ating nilikha. So meron layo ng Diyos sa kanyang mga nilikhang babae. And man needed someone. Kailangan ng lalaki, isang tao o babae, to be exact, na andun yung to the extent na pag nakikipag-marathon siya, sige, sige, bilisan mo. Hindi naman sila yung nag-cheer. Amen? Kung meron na nag-cheer sa kanyang asawa, yung kanyang kabiyak. But if there's no woman, there's nobody to boost, God will help that guy na magkaroon ng mag-boost ng kanyang moral. Yung isang taong mahirap na nasa sulok ng karsada, alam ng Diyos na kailangan niya ng tulong. Alam niya kailangan niya encouragement. Pero when God saw that man needed someone, binigyan niya ng asawa. Hindi niya binigyan ng kerida. Hindi niya binigyan ng kabet. Bigay na asawa. And the lady became his wife. That's why God made woman. He made her to be man's helpmeet. Katuwang. Pambuo. Pampuno. Huwag yung, ayun ka ba, kalat-kalat ka naman. Eh nakakalimot na, di ikaw na mag-liquid. Diba? Eh bubunga mo, babalibag pa sa mukha niya eh. Diba? Pagkatapos magtrabaho sa bukit, babalibag, bubunga nga mo. You're not completing the man. You are competing with the man. No? Nakakalimutan, matanda na. Di ba, maedi, kayo na, maglipit, lipitin nyo na. Tsaka sabihin, nasusunod, pakilagay mo na lang doon. Para walang away, make your home harmonious. Na-disgrasyo na, napamak na, buti ka sa'yo, buhati ka sa'yo. Ginagano mo, nag-delete ka. Ba't di ka sabi mo, tutulong kita na ba magagawa natin para maayos ang problema? Magtulungan tayo. Ha? Amen?
instead of putting him down, try to make him feel meron kang katuwang, meron kang kasama. Hindi kayo iwan. And that's your wife. Ipanatay niyo sa Diyos. Kayong mga wife, I will be my husband's completer. Ako ang pupuno sa kanya. Ako ang magpupuno ng kanyang pagkukulang. Kung may kakulangan siya, I will be the person to fulfill it. Kahit ano mangyari. Because I believe, God, you created me to be a completer to my husband. In the first place, naman ang pinangako mo na kayo kinisal. For better or for worse, for sickness or for poorer, for richer or for poorer, till death do us part. Paghiwalay kami ng kamatayan, hindi paghiwalay ng DEBT. Hindi kayo paghiwalay ng utang. Minsan mga tao, sa isang bagay naghihiwalay. So man will not be complete until he has Eve. So, hindi nakita ng Diyos. Actually, I believe God cares for everyone. Pero when God saw a child needing somebody to care, hindi niya binigyan ang batang yun ng asawa. Nanay ang binigay. No? I am for children. But when God looked down one day and saw that little boy, little girl, na kailangang magda-diaper, hindi niya binigyan ito ng asawa, ang binigyan sa kanya nanay. But when he saw that man is alone, binigyan siya ng asawa. So if you're living with your wife, with your husband, you stick, naka-welding kayo sa isa't isa. Kahit ano mangyari, magkagulo ng lahat, basta kayo magkasundo, mapayapa ang samahan, tainik ang buhay. Do not compete with each other. Huwag kayo makapag-competensya sa isa't isa. Dapat kayo yung isang katawan. You are a completer, not a competitor. You are to complete your husband. Isang araw, yung lalaki, finally he decided, after he makes her wife miserable, finally, naisip niya, mali ginagawa ko, then I will make her happy ngayon. Gusgusin siya, wala siyang ginawa, matino lahat. Sabi niya, ngayon, dahil Mother's Day, I will make her happy. Punta siya sa isang lugar, naglinis siya, nag-ayot siya ng kanyang balbas, at naayot siya kanyang pananamit, nagpabangus siya for the first time, at bumili siya ng bulaklak at tsokolate, at anumang bagay yung inaanda niya para sa kanyang asawa, kumutok siya. Alangan yung oras. Hindi nasa na kanyang asawa, pagbukas, sino na biligang pinto? Natakot siya, natakot siya. Sino ka? Hindi ka nakalala sino ka. Huwag ka pumasok dito. Sabi, hindi, ako to, asa mo. Sinilip. Gusto ang pinto. Talaga ko, wala ka naging matino talaga, ha? Wala ka naging matino. Ako maghapon, naglilisito, naglalaba, nagluluto. Lahat, pinasikaso lahat dito. Tapos, sabi ko, ano pinagagawa ko, pagod na pagod ako. Tapos, uuwi ka ngayon, iuwi ka ngayon, lasing ka pa? Sabi, napagamal niya lasing. Napagamal niya, siratok-tok ang asawa niya. Kasi nila nakita nag-aas yung asawa niya eh. Nila nakita ang tumino eh. Mga kapatid, ano sinasabi ko? Pagka sinabihin niyo na I love you asawa niya, baka magpapiyasta eh. O baka pang binigyan niya yung bulaklak, o binigyan niya yung tsokolate, o binigyan niya na naman, o yung tindit niya sa labas. Bisa mo, nilagnat ka ba? Nilalagnat ka ba? Di ba? Bakit? Kasi hindi niya ginagawa eh. Di ba? Ibig sabihin mga kapatid, pabilibid niyo ang asawa ninyo. Make her happy. Kung anong paraan ninyo, bigyan niya ng isang piling na saging, isang bungkus, isang kilong kalamansi, ko whatever, that will make her happy. Pero ninyo, hindi po naman sasabihin ng asawa, yan, natinig mo ha, sinabi ng pastor, Mrs., kayo dapat gagawa nun una sa inyo asawa. You have no choice. Incomplete nga lalaki. Kayo ang magpupulo sa kanya nun. Kayo naman lalaki, oh, nadirig mo ha, misis ha? No. Ibig sabihin, huwag kayong mag-intayan. Do it on your own. Magpunahan kayong gawin yon. Amen? But, since Mother's Day, you are a failure if you will compete with your husband. Love your husband. Nothing is ever completely satisfied until ma-fulfill nyo ang layo ng Diyos. What's your lion? You should be the better half. You should be the best half. You should be not the bitter half, you should be the better half. At kayo po ay katuwang, sabi ng Bible, katulong. Hindi po alila, ha? Hindi utusan, ha? Katulong sa lahat ng bagay. At doon yung pang malakayan sila mga boys.
malaking bagay ang asawa ninyo sa pamilya ninyo. Malis ka ng bahay, maghapang trabaho, yes. Pero sila sa bahay, nagtatrabaho din sila sa bahay. At baka nga may trabaho pa sila, nagkita, nagpapagal. May sakit lang din sinasabi. Hirap-hirap, pag-delay siya pa sa anak na may sakit. Yung mga gugong ng mga asawa, nagpapalaki ng mga tiyan nila, kainom sa paligid. Kung pwede nga lang kastiguin kagad ng Diyos. At ipagiganti ang mga babaeng binababoy at pinahihirapan ng asawa nilang palamunin, pahirap. Kaya naman mga babae, kung ngayon, kung meron kayong asawang pasang krus, pasan ninyo ang krus nyo. Pasan ninyo lang. Nakikita ninyo sa lahat ng hirap ninyo. As long as you do what your purpose is, fulfill the need of your husband, isang araw yung taong yan, magbabago yan. Sabi ng Bible sa 1 Peter chapter 1, verse 2, kung di nakakamali, verse 3, kayo na hindi Kristiyano asawa, sa pamamagitan ng maganda yung buhay, maaakay nyo sila, madadami nyo sila sa Diyos. Maglaki mawala ng pag-asa. Kung paano ang lalaki ay subject, kayo ang predicate. Kung paano isang triangle ay kailangan isang side, kayo yung tagapuno. Ang isang lalaki kukulang sa circle, kayo kapapunuan ng bilog. Ibig sabihin, kayo mga asawa, mga kapatid, will complete your husband. May isang tao, isang babae, dalaga, sabi niya, I have my list of my perfect husband. 6'3", handsome, compassionate, strong, good job, maayos lahat, lahat na sa kanya na. Mga kapatid, pag yan ang hinaharap ninyo, hindi niya kayo kailangan. Hindi kayo bibigyan ninyo sa ganun tao. Baka bugbugin lang ngayon nun. Bakit? You will not fulfill your purpose. Why? Your purpose as a wife is to fulfill your husband. Puruin nyo ang inyong kapagkukulang. Pastor, yung demonyong yun, yung demonyong yun, yung sabihin, yes, yung demonyong yun, na pinakasalan mo, yung asawa mo yun, natatay ng mga anak mo. Yes, that's the one. You should fulfill her desires. Make him happy. Yung pastor, ipagtitimpla ko ng kape. Yes, yung taong yun. Ipagtimpla mo ng kape. Bigyan mo ng scenarios kung kailangan. Kung kaya mo, paliguan mo pa siya. Ibig sabihin, you are the one to complete him, make him happy. At kung sakali, lahat na lang bagay ginawa mo. At talaga si nananakit at walang ginagawang hindi maganda sa iyo. Yung ama mo sa langit, yari siya. Maniwala sa'yan, yari siya. Tiisin mo lang, alang-alang si anak sa iyong pamilya. Alang-alang sa iyong panawagan ng Diyos. I am the wife to complete my husband. Kung siya, hindi gagawin ng kanyang katungkulan, bahala niyo sa kanya. Kakampi mo Diyos, ipagtatanggol kanya. Ni maring baluan na ng Diyos ang kalagayan mo. Una sa lahat, before I close, complete him in his relaxation. Complete him in his relaxation. Kahit anong sabihin ng lalaki, kahit anong hindi nyo sinasabi, hindi naamin, kailangan natin ating asawa. Kailangan natin sila. Hindi kayo mabubuhay na wala asawa ninyo. Kailangan natin sila. The truth is, kung wala ang ating kabiyak, we have not everything. Wala. No man has everything. That's why God created the wife. So, complete him in his relaxation. So, if your husband, gumagawa na isang bagay sa bahay, nagre-repair, pwede nga sabihin na, ay, ang ganda na gawa mo ah. Kahit na mali-mali, palibalik ko, hindi ka naman nang maukray. Oh, ang ganda gawa mo ha, pangit-pangit ha. Bigyan niyo mo ng konting papuri, bigyan konting magandang salita. Huwag yung lahat na lang nakasinghal, nakasigaw, nakabunganga. Eh mga kapatid, sino magtatagal sa ganong klase ng asawa? Eh mananapok nga yun. Pero bigyan niyo sana magandang salita. Oh, sige, tulungan kita, ano pa pwede kong gawin yan? Maring ganon. And that's what you're supposed to do. You cheer your husband on the sidelines. Gusto mo ng strong leader sa bahay? Make him a strong leader. Encourage mo sa asawa mo. Gusto mo ng great lover? Be a great lover sa kanya. Make him one. Help him to become one. Secondly, complete him in his recreation. Kumpletuhin niyo kanyang
nais sa buhay ng mga simpleng bagay. Gusto niya ay nagmumotor, joyride, sakay ka, sama kayo. Kasi gusto niya na kayo ay nanonood ng ano ba to? Yung ano ba sa TV na Korean novela? Mahilig siya ron? Tiisin niya na. Ibig sabihin, kung ano yung hilig niyang gawin na malinis naman, basta malinis, ayun na niyo siya ron. Pag hindi tama, paano na ninyo? At ang babae na malumanay makapag-usap, 15:1 ng Proverbs, tayo niyo, 15:1 ng Proverbs, ang malumanay na sagot, nakapagpapapawi ng galit. Kung lahat na lang ng bagay, lumalabas sa bibig natin, puro singhal, bunganga, pangasar, panunukat, pagdadangkit sa lalaki, o kaumasa na magiging matino, yan, sa harapan niyo naman, lalo sa harapan mo. Proverbs 15:1, ang malubay na sagot, nakapagpapapawi ng tuot, mat ang mabigat na salta, humihila ng galit. Subukan mo puro, bunganga ang gagawin mo sa kanya. Hinihila mo galit ng isa. Complete minister creation. Ah, hindi ko hilig yung ginagawa niya. Eh di, gawa ka na pinaghihiligin yung premise mo. Ibig sabihin, ang sinasabi natin, do not compete with him, complete your husband. Amen? Of course, over and above, tayo mga lalaki, should be the one who doing the tempo sa bahay. Be the peacemaker. Be the strong leader. Be the one to provide for your family. Amen? Kung di kaya ng lahat, andiyan ang kabiyak mo. Okay? Tulong-tulong, mga kapatid. Pangarapin natin, pamilya natin, buo sa pangananikit sa lahat. Yung kayong bago mo lang kayo kumain, nananalain kayo. Pagkagising sa umaga, umusal kayo muna ng panalangin, bumangon at paghilamos. Ingat ang tanan Diyos. Number three, complete him in his responsibilities. If your husband fail, kung sino bigo, you are part of the failure. Pag nabigo niya asawa, remember, huwag mo siyang, ah, bahala ka sa buhay mo, tiis ka dyan. No! If he fails, kasama ka sa failure ng asawa mo. Kasama ka sa failure ng pamilya mo. Why? Because you're one. Isa kayo. Yes, may mga lalaki. Mas maraming oras sa barkada. Mas maraming kabulustugan sa labas. Pag nain sa bahay, hahanap pa ng makakait sa pamilya. Tiisin niyo na lang. Just do the best you can para maging peaceful ang bahay. Ipanalangin natin sa Diyos. Natulungan tayo ng Panginoon na makapagtiis pa. Wala kayong makikita ang doktor na maharap ng tamol ng sakit. Wala kayong makikita ang karpintero na maharap ng bahay na maganda na pupuntahan niya. Wala kayong makikita ang tubero na naghahad ng maayos na tubo na tumatakbo dahil yung tubig. Wala kayong makikita ang sapatero na naghahad ng makikinis at nalilinis sa sapatos. No, ang sapatero naghahad ng nalilinising sapatos. Ang tubero naghahad ng sinasirang tubo. Ang karpintero naghahad ng gagawing bahay. Ang doktor naghahad ng may sakit na tao. Why? Bakit sila magkukompleto ng pangailangan ng mga yan? You see? And the wife should look for what you can complete with your husband. Mahirap po. Mahirap po. Kaya nga kayo binigay. Kailangan ng inyong asawa ang kasama. Hindi niyo binigay pastor. Hindi niyo binigay doktor. Hindi niyo binigay kung sino man. Ang binigay niya, asawa. Because you are the best to complete your husband. So, I'm not trying to take freedom from you. I'm trying to give you the liberty to have your happiness, to fulfill your purpose. Basahin natin Ephesians 5.22. Ephesians 5.22. Wives, submit yourselves to your own husbands. Ephesians 5.22. Pasak po yung sa inyo asawa. Read the verse. Pasak po yung sa inyo asawa. Verse 25. Ano sabi naman sa asawang lalaki? Verse 25. Mga lalaki, listen. Ibigin niyo inyong asawa gaya ni Kristo na umibig sa iglesia. Ibigin niya kanyang sarili. Ano ginawa ni Kristo? Nagsakripisyo siya para sa pamilya, para sa kanyang kabiyak, para sa church. Ganyan din naman ang gawin ng lalaki sa kanyang asawa. Amen? Huwag niyo kalimutan na sinasabi ng Diyos sa atin. Kung ang inyong asawa ay mabuti sa inyo, boss, bonus po yan na magiging dagdag tibay. At yung mga nanay, turuan niyo yung mga anak na babae to serve at home. Ayos sa pamilya, turuan sila na isang araw, magiging nanay ka rin, magiging asawa ka, turuan nyo sa bahay pa lang para paglaki nila, handa na silang maging panibagong completer. At lagi ko sinasabi, mga kapatid, husband, you want to be treated as king? Gusto nyo tratuhin kayo ng asawa nyo bilang hari? Tratuhin nyo asawa nyo bilang reyna.
Huh? Amen? At kayo naman mga babae, you want to be treated as queen? Tratuhin kayong bilang reyna, tratuhin yung asawa yung bilang hari. Huwag busabos. Huwag yung binabungangaan. Huwag ho, nakakairita yun. Nakahihila ng garit. And most importantly, if you can, ladies, I mean wives, if you can, spoil your husband. Spoil your husband. Hindi nyo kayang i-overspoil sila. Pag nakita na asawa nyo, ganun kayo katindi magmahal sa kanya, he will love you more than ever. And you will be the most prettiest lady. Pag kayo naman lalaki, ginawa nyo para sa kanya, sa inyo asawa, ikaw na pinakamaganda lalaki sa paningin niya. Mas simpleng paralel ang mga kapatid. That man needs someone to complete him. And God gave him a wife. 1 Corinthians 7. Basahin natin ang mga talata pa. Then I'll close. 1 Corinthians 7:27. Without a completer, hindi po natin ma-achieve ang nais natin ma-achieve. 1 Corinthians 7:27. 7:27 sa inyong mga Bible. Okay? Basa. Natatali ka ba sa asawa? Huwag mong pagsikapang ika'y makalag. Ikaw bagay kalag sa asawa, huwag kang humanap ng asawa. Ngunit kung ikaw ay mag-asawa, hindi ka nagkakasala. So, mag-asawa ka ng isa, hindi ka nagkakasala. Okay, verse 20, sumunod. At kung isang dalagay mag-asawa, 28 muna. Hindi siya nagkakasala. Datapat kung gayon, magkaroon ng kahirapan man, ibig ko saan ang kayo ligtas, 29. Iligtas sa anumang problema, ibig sabihin. Ngunit sasabi ko ito mga kapatid, ang panahon ay may pinikli upang mula ngayon ang mga lalaking may asawa ay maging tulad sa wala. Okay, 30. At ang nagsisiyak ay maging tulad sa mga hindi nagsisiyak. At ang nagagalak ay maging tulad sa hindi nagagalak. At ang mga sisibili ay maging tulad sa walang inaari. At ang sisigamit. At sasabi lang dito mga kapatid, yung bang ang babae nilikha ng Diyos para sa lalaki, hindi para sa anak, para sa bahay, para sa magluluto lang, para sa... No, you are made for your husband. Ilang kabuan ang gusto kong sabihin ngayong umaga. And you will not be happy as a wife if you will not complete your husband. Pero kung nilob ng Diyos ay kayo matiling dalaga o binata, fine. Maglikod ka ng mas maayos sa Panginoon because you will be... Ikakasal ka kay Kristo isang araw ang bilang isang church. But for now, wife, listen, for you to be happy as a wife, complete your husband. Now, I will show you a video later tungkol sa mga nanay naman, but this time, I want you to pray with me. Tumayo po tayo lahat. Sandali. Ama, kayo po mag-usap sa amin ngayon.